We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang araw, kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Mayap agad panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Harold Reyes. Naimbag gamalim. Live naman mula rito sa GMA Locos Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Mga kapuso, inaasahan ang sapat na supply ng bangus sa Dagupan City dahil nagsimula ng mag-ani ang mga bangus grower ngayong Disyembre. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? CJ, mas maraming supply ng bangus ang aasahan sa mga pamilihan ngayong Disyembre dahil nagsimula na ang harvest season ng mga bangus grower. Pero ang problema, nananatiling mataas ang wholesale at retail price ng bangus sa mga pamilihan na siyang nagpapasakit sa bulsa ng mga consumer. Nagsimula ng mag-ani ang ilang bangus grower sa Dagupan City ngayong unang linggo ng Disyembre. Na huling harvest season ng 2022, gumamit ng fishing net ang mga bangus grower. Nasa katamtamang laki na ang mga bangus na swak ng ebenta sa mga pamilihan. Ayon sa City Agriculture Office, mataas ang inaasahan nilang produksyon sa bangus ngayong harvest season kahit nakapagtala noon ng mga isolated cases ng fish kill. Okay naman ang supply natin, ang production natin ng bangus. Yung malamig na panahon naman kasi is may physiological impact sa mga isda natin. Mas mabagal ang paglaki pero hindi naman natin sa nakikita ang problema talaga. Lumakas na rin ang kalakala ng bangus mula sa ibang lugar ang mga buyer. Katulad ni Aling Maria ng Kamiling Tarlac, inaasahan na lalakas pa ang bentahan ng bangus dahil in demand daw ito ngayong Christmas season. Sana nga mabenta, syempre may bonus-bonus na. O, tsaka syempre magbabakasyon yung mga eskwela, gano'n, mataas. Eh syempre yung mga buyer din gusto mababa din. Kaya pag nagbibiyay kami, konti-konti lang. Sa ngayon, nasa 160 hanggang 180 pesos ang bentahan ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Inaasahan na tataas pa ang presyo ng bangus habang papalapit ang Pasko. Ang mga growers naman natin naka-schedule na rin yan doon sa mga nakikita nilang peak date. So isa naman si December doon sa tinitignan na peak natin for mga demand for the bangus. Si Jay, umaasa mga bangus grower dito sa Dagupan City na unti-unti silang makakabawi sa kita ngayong harvest season dahil unang-una sa lahat ay napalaki umano yung gastos nila pagdating sa feeds na aabot sa 900 hanggang 1,000 pesos ang gastos nila kada sako. Usually kasi sa isang fish pan na umaabot sa 15,000 na bangus yung inaalagaan, aabot sa 8 hanggang 10 na sako ng feeds ang kanilang nakukonsumo sa kada araw. Andito naman tayo sa may harap ng Magsaysay Fish Market dito sa Dagupan City. Sa mga oras na ito, nananatiling normal itong ang dami ng ibinabagsak na bangus dito sa pamilihan. Pero dahil nagsimula na nga itong harvest season ng mga bangus grower, asahan sa mga susunod na araw o susunod na linggo na madadagdagan na yung mga ibinabagsak dito na supply ng bangus. Wala naman daw dapat ipag-alala ang mga bangus grower dito sa Dagupan City dahil prioridad sila ng City Agriculture Office o ng LGU. Dahil yung mga tinatawag na extra local bangus o ito yung mga bangus na nanggagaling sa karatig lugar tulad ng Bulacan, tuwing Lunes hanggang Biyernes lamang sila pinapayagan na magbagsak sa mga pamilihan dito sa Dagupan City. Dito naman no, sa harap ng Magsaysay Fish Market,
makikita natin dyan yung mga truck o yung mga nagdi-deliver ng bango. Sinahanapan ng mga yan ng auxiliary invoice ng City Agriculture Office o ng LGU para makita kung saan yung pinagmula ng mga ibinabagsak nilang bango. Samantala, alamin naman natin ang presyo ng ilang isda at seafoods dito sa Magsaysay Fish Market. Nasa 150 hanggang 180 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong. Nasa 100 hanggang 150 pesos naman ang kada kilo ng tilapia na nanggagaling pa sa Pampanga at sa Karatig lugar. Habang nasa 50 pesos ang presyo ng kada kilo ng tahong. Wala naman daw dapat ipag-alala mga consumer dahil nananatiling red tide free ang mga baybayin sa Pangasinan, kaya swak na swak kumain ng shellfish. Yan muna ang latest. Balik sa CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo ang ipatutupad bukas, December 6. Papatupad ng 1 peso and 90 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 95 centavos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina. At 1 peso and 65 centavos per liter ang bawas sa kerosene. Ayon sa DOE, ang pagbaba ng oil prices ay bunsod ng COVID-19 lockdown sa China at interest rate hikes sa Amerika. Samantala, umaasa ang Auto Pro Pangasinan na magtutuloy-tuloy na ang bawas presyo sa produktong petrolyo. Ilang negosyante na naglagay ng extension sa kanilang pwesto sa pamilihang bayan ng Calasiao, pinagsisitaan ng otoridad. May ulat si Claire Lacanilaw. Pinagsisita ng otoridad ang ilang negosyante na naglalagay ng extension sa kanilang mga pwesto sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Nakakasagabal umano sa daanan ang mga paninda, kaya pinagsasabihan ng otoridad ang ilang negosyante na iusog ang kanilang paninda. Araw-araw kami ganito sa market dito sa ating market division. Araw-araw talaga kaming umiikot, nag-check, nagmo-monitor sa ating mga vendors, especially sa ating mga extension na ginagawa nila. Siyempre, yung kapakanan ng ating mga mamimili ang ating pangunahin na dahilan. Dahil at gusto natin na maging maayos, malinis, aliwalas, maganda, at maging merry ang ating bayang Calasiao. Pabor ang ilang negosyante sa paninita, pero sana raw patas ang otoridad at maging maayos ang pakikipag-usap sa kanila. Dapat patas. Walang problema sa amin yun. Dapat patas. Sabi nila, daan ito ng sasakyan. Hanggang dulo, hindi naman makadaan ng sasakyan doon. Dapat dito sana entrance, exit doon sa harap. Sana. Okay lang po yun. Hindi naman sana. Kahit paano naman, alam, nakakaintindi kami. Walang problema doon sa pagsisita nila. Ang ano lang namin, concern lang namin is yung pagsasalita nila, madam. Pagkaano nila nang hindi maganda. Ayon naman sa market division, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa pamilihan. Hindi rin umano maiwasan na marami pa rin ang hindi sumusunod sa mga ipinatutupad na polisiya sa palengke. Tayo po'y sumunod kung ano po ang nararapat. Alam na po natin ang dapat natin gawin dahil for ilang years na rin tayo nagsama-sama dito sa market, at alam nyo naman na may mga hangganan tayo, may mga marking tayo. Dapat konting control naman at pakikisama sa aming mga market division na mga staff. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Hinukay na bahagi ng bundok sa General Tino Nueva Ecija, pinangangambahang magdulot ng landslide ayon kay Mayor Isidro Paharilyaga. Narito ang report. Nobyembre noong nakarang taon nang simulan umanong sulatan ng lokal na pamahalaan ng General Tino Nueva Ecija ang taong nasa likod ng umanong iligal na paghukay at pagpapatag sa bundok na bahagi ng Barangay Piyas at Rio Chico sa bayan. 3 beses umanong inihatid ang notice sa site, pero hindi raw ito tinanggap ng mga trabahador. Hanggang sa niraid na umano ng otoridad ang lugar, sa kuhang larawan ng LGU, makikita ang napatag na bundok at mga equipment. Ipinahintong operasyon noong nakarang taon. Kasabay ito ng pagsulat din sa Senro, Cabanatuan City ni General Tino Mayor Isidro Paharilyaga na imbestigahan ang insidente. Illegal yan, wala naman kayong dokumento. Wala naman kayong construction permit pa. Ni wala kayong plano. Ni wala kayong ipinipakitang ECC. Ang nagdi-determine talaga sa amin ang DNR, ang EMB, Environmental Management Bureau,
ay kami naman kukuha lang sila sa amin ng clearance para makarating sila ron. So hindi naman po sila kumuha sa amin ng clearance. Nag-issue na rin umano ng notice of violation ang DNR kaugnay rito. Ayon kay Pahariliaga, ang lupang hinuhukay idinonate para gawing bilibid prison facility. Nakasama rin daw sa sinagawang pagpupulong ng DNR ang ilang kinatawa ng Bureau of Corrections. Hindi na pinayagan ng alkalde ang news team na puntahan ang lugar dahil sa issue ng seguridad. Bagamat wala na umanong namomonitor na paghuhukay, pinangangambahan ng alkalde ang epekto ng landslide dahil sa napatag na kabundukan. Nag-erode na eh. Dahil nga pag umulan, ay nag-alaw mo eh na na-disturb mo yung lupa. Natural, pag umulan yan, aagusin na ng tubig yan. Kaya nga, dito, pag umulan lang na konti, ay ang ating tubig dito, ang ilog, ay para ng chocolate. Dahil nga rin sa mga ganong mga erosion, soil erosion. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang may-ari ng lupa at kinatawa ng Bucor kaugnay rito. Kasama si Daryl Peralta, Joanne Punsoy, 1 North Central Luzon. Drainage sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, hindi napapakinabangan dahil napuno na ng basura. Sundan sa report. Naipon na ang basura at hindi na umaagos ang tubig sa kanal na ito sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Problema ng mga residente ang drainage kanal. Umaapo po ma'am, binabaha po kami dito. Nagdudulot na rin daw ng masangsang na amoy ang kanal. Ilang beses na rin daw na idinulog sa mga opisyal ng barangay ang problema. Hindi dumadalo yung tubig. Naiipon dyan. Baka dyan na yung mga magkakaroon tayo ng sakit pag hindi maayos. Ayon sa mga opisyal ng barangay, halos 2 dekada na raw ang drainage system. Maliit at mababaw ang kanal. Natabunan na rin daw ng lupa ang ilang bahagi nito, kaya't hindi na dumadaloy ang tubig. Apektado rito ang nasa halos 200 pamilya. Nakatakda raw ang konstruksyon ng bagong drainage kanal sa 2023. 1 meter ang lalim at 1 meter din ang lawak. Ngayon, talagang palalaliman niya at saka baluang ang gagawin nila. 5 million pesos ang nakalaang pondo para sa mayigit 500 meters na drainage system ng barangay. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Kapampangan dish with a twist, ibinida ng isang kabalen mula Lubao, Pampanga. Ating tikman sa report. Basta pagkain, automatic na kasama sa choices mo ang lutong Kapampangan. Mula sa mga sikat na pagkain tulad ng sisig, palabok, halo-halo at iba pa. Pero this time, ang mga lutong pamanang pagkain na tulad ng mga ito, binigyan ng twist. Ito ang naisip na konsepto ng isang Kapampangan chef na si Marin Ocampo mula Lubao, Pampanga. For example, Pampanga, the culinary capital of the Philippines, kailangan may pakita natin na we embrace the innovation din naman. Which is na hindi natin na-affect yung mga heirloom dishes. Na nandun pa rin yung lasa, same ingredient. Level up ang karaniwang pagluluto ng mga heirlooms recipe ng sisig matwa, asadong matwa at bringi na binigyan ng contemporary kick. Presentation pa lang, tiyak na matatakam ka na. Ginawang deconstructed ang sisig matwa na may tenga ng baboy, sibuyas at suka na binigyan din ng Peruvian mix. Kakaibang bersyon ng asadong matwa, ginawang herb-crusted pork with mashed potato and fresh tomato sauce. Pinoy at French fusion naman ang peg na nakasanayan nating bringi. Huwag po tayong matakot na mag-imbento kasi tayong mga Kapampangan, natural sa atin yung malawak ang isip. So, sana po, don't stop cooking, don't stop inventing, let's embrace innovation. In the future, makikilala po tayo sa buong mundo. Trace De Leon, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mas mababang temperatura asahan sa Baguio City sa mga susunod na araw ayon sa PAGASA. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban.
Naglalaro sa 16 hanggang 17 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City. Kaninang umaga, nakapagtala ng 16.4 degrees Celsius na minimum temperature sa lungsod. Inaasahang sa mga susunod na araw ay bababa pang temperatura sa syudad na posibleng babagsak sa 15 o 14 degrees Celsius. Inaasahang mararanasan ang pinakamalamig na klima sa buwan ng Enero-Pebrero ng 2023. Kapag clear sky siya at medyo may lamig sa gabi at madaling araw, yun, lalamig siya. Kasabay ng malamig na klima, exciting din ang mga susunod na araw sa lungsod ng Baguio. Nakaschedule ang iba't ibang Christmas activity sa Session Road. Ngayon pa lang, ramdam na ang pagtaas sa bilang ng mga turistang umaakyat sa lungsod ng Pino. But of course, the other activities that are happening there still happens every Sunday. Yung mga ating buskers, ating mga chalk art artists. We will also have chalk art challenges in some of the Sundays. But we will reserve yung the two major holiday natin, December 25 and January 1, are actually Sundays. Mahigit 400 pulis at force multipliers ang nakadeploy ngayon sa syudad ng Baguio para matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng syudad ngayong Christmas season. Sa operating units po, andun yung mga SWAT natin, mga CMFC, mga mobile patrol natin, and tuad naman yung sa traffic enforcement unit na mag-manage po sa traffic. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Mga nagpapakonsulta dahil sa respiratory tract infection, dumarami ayon sa Dagupan City Health Office. May live report si Claire Lacanilaw. Claire? CJ, ayon sa CHO, ubo, sipon at iba pang respiratory tract infection ang mga pangunahing sakit ngayong nararanasan ang malamig na panahon. Malaking tulong sa ilang residente ang gamot na nanggagaling sa Dagupan City Health Office. Matapos magpakonsulta, agad silang binigyan ng kaukulang gamot. Kahit papaano, menos gastos daw ito sa kanilang budget. Malaking tulong din po ito para sa amin po. Siyempre makakabawas po sa gastos. Mabuti nga po dito ta may libreng gamot po gano'n. Tapos pag wala na pong gamot, pwede pang bumalik dito para makahingi po ulit ng gamot. Ayon sa City Health Office, dumarami ang bilang ng mga nagpapakonsulta na may respiratory tract infection tulad ng ubo at sipon ngayong malamig ang panahon. Tiniyak ng City Health Office na sapat ang supply ng gamot para sa mga nangangailangang residente. So far naman yung for delivery namin, sapat po yun. And hopefully, hanggang January, may supply pa rin kami. CJ, bukod sa respiratory tract infection, binabantayan din ng otoridad ang bilang ng mga nagkakaroon ng diabetes at hypertension. Kaya paalala naman ng otoridad na hinahinay lang sa pagkain ng mga matataba at matatamis, lalo na sa mga handaan ngayong malapit na ang Kapaskuhan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Hindi na itinuloy ang pigeon race o karera ng mga kalapati sa Ilocos Sur matapos maharang ng Ilocos Sur Animal Quarantine ng Provincial Veterinary Office. Umaga sana ng Linggo, nakatakdang paliparin ang mga kalapati sa bayan ng Santa Maria. Tinati ang 350 na kalapati ang naabutan ng otoridad sa isang truck. Walang ordinansang naipasa na naglalayong ipagbawal ang pigeon race, pero pag-iingat daw ito ng provincial government sa banta ng bird flu, lalo pat may naitalang kaso sa mga karatig lalawigan. Tumanggi na mabigay ng pahayag ang mga may-ari ng kalapati. Bawal kasi ngayon dahil iniiwasan natin yung avian influenza. Pakikibahagi ng mga estudyante sa sports activities, unti-unti nang ibinabalik sa mga Aldan National High School. Narito ang report. Sumabak sa iba't ibang sports events ang mga estudyante ng Aldan National High School. Kasabay ng pagbabalik ng face-to-face classes, unti-unti na rin binubuksan ang iba't ibang sports events sa mga paaralan, kabilang sa nakilahok sa volleyball si Aris. Una kasi medyo nanibago po kasi kababalik pa lang po ng face-to-face. Ayun po, parang na-build yung confidence namin na sumama sa mga ganitong competition po para mas maging physically fit.
ang nasabing performance day kung saan pipiliin ang mga kakatawan sa bawat grade level sa sports competition ng paaralan ay nakatutulong upang lalo pang mahikayat ang mga learner na pumasok sa eskwela. Ang mga estudyante ay nakulong sa kanilang bahay, limited yung kanilang mga actions, movements. So now that we have opened the school face-to-face, so it's about time na itong mga estudyante natin ay makimingle. Isa rin umano sa kailangang i-develop sa mga kabataan ngayong new normal ang kanilang pakikisalamuha sa kapwa kabataan. Lalo't may epekto rin umano ang pananatili sa bahay lamang ng mga learner nung nagpatupad ng lockdown. Tingin ko nakaka-develop kasi siya ng confidence ng mga estudyante. At the same time, napapabuti yung kanilang character. Hindi rin nawala sa mga aktibidad ang laro ng lahi. Paraan din umano ito para lalo pang ma-enjoy ng mga estudyante ang pananatili sa eskwela. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tatlong lalaki sa isang compound sa Dagupan City, sugatan matapos pagsasaksakin. Narito ang exclusive report. Matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng tatlong katao matapos umanong pagsasaksakin sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Dinala pa sa ospital ang mga biktima na kinilalang sina Alin Kitalig, John Adrian Kitalig at Harim Lagaw. Itong suspect ay lumapit at may tinatanong siyang pangalan, no? Turn on. Bumalik siya, no? Pagkabalik niya, may dala na siyang kutsilyo and without apparent reason na sinaksak niya itong biktima. Ayon pa sa pulisya, chismis o pagpapakalat umano ng maling impormasyon tungkol sa suspect ang motibo ng pananaksak. Isa sa mga biktima ay pinag-iisipan niya na may mga kwento, may mga negative na pinikwento against sa suspect. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na si Oliver Manawis, 27 anyos, matapos mahuli sa follow-up operation. Masama po yung loob ko kasi po, yung nga po, yung tulad ng pagpupus po na ako po yung dinidin, nung ano, pumunta po ako dun, yung nga po, binugbog ako. Tumanggi ng humarap sa kamera ang mga biktima, pero hindi raw nila chinichismis ang suspect. Hindi rin umano totoo na binugbog nila si Manawis. Lasing daw si Manawis at trip daw niyang manggulo. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban kay Manawis. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ilan sa mga nasawi sa aksidente sa Dagupan City nasa impluwensya ng alak ayon sa pulisya. Nakatutok Russell Simorio. Sa nakalipas na buwan, hindi bababa sa 5 aksidente ang naitala ng Dagupan City Police. Ang ilang sangkot nasawi dahil sa matinding impact ng aksidente. Kabilang ang 30 anyos na tricycle driver na bumangga sa warning sign at humampas pa sa pader sa Barangay Bunuan, Gisset. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang pagsalpok nito sa warning sign. Nakainom daw siya. Yun siguro nung nagatid siya ng pasaheros niya sa Arellano, tapos pauwi na siya, siguro nangyantok. Namatay rin noong November 25 ang 26 anyos na rider matapos sumalpok sa nakaparadang backhoe sa Barangay Karanglaan. Ayon sa pulisya, nakainom din ang biktima. He was immediately brought to Region 1 Medical Center. Opo. For medical treatment. Unfortunately, he was pronounced dead on arrival by the attending physician. Ngayong holiday season at kabi-kabilaan ng mga handaan at inuman, muling naghigpit ang LTO sa pagpapatupad ng batas kontra sa mga nagmamaneho ng nakainom. Ang RA 10586 o ang Anti-Drunk Driving Act, ang mga motorista sa ilalim sa field sobriety test. Dati po, nung may pandemic, hindi pwede mag-inuman. Pero ngayon, open na naman. Almost always yan. Pag itong mga umiinom, hindi na iniisip na
they have to drive homes. Kung bakit may mga road crashes, it's because nakainom po sila. May karampatang multa at pagkakakulong ang mga mauhuling nagmamaneho ng nakainom. Parang lumilipad yung isip nila, wala sila sa sariling araw kapag nakainom sila. Lalo kapag nagdra-drive, mas maganda hindi tayo nagpapakalasing. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio. 1. North Central Luzon. Sira-sirang tolda at bubong sa terminal ng mga tricycle sa Calasiao, Pangasinan, inayos na. Narito ang reports. Kadalasang napapasabak sa tindi ng init ng araw ang ilang tricycle driver sa kanilang pamamasada sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Sirang mga tent at pinagtagpi-tagping mga tarpaulin ang kanilang problema sa tuwing mag-aabang sila ng pasahero sa terminal. Ngayong mayroon ng maayos na bubong ang kanilang terminal, laking ginhawa umano ito sa kanila. Ngayon ganito, maganda. Para hindi nainitan. Nagpapasalamat kami kasi nagawa na. Medyo gumaan ng konti dahil may bubong na tapos lumuwang. Nagsisilbi rin itong silungan ng ilang pasahero na nag-aabang ng masasakyan. Maganda rin. Mayroon ka rin pwedeng silong-silungan pag mamalingki ka. Ayon sa Public Order and Safety Office, nakipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ng isang Good Samaritan na nag-ayos ng bubong ng terminal. Layon din ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng permanenteng terminal at maayos ang lagay ng trapiko sa bayan. Unlike dati, hindi nag-a-abide ng rules yung mga TODA na doon sila sa designated area, kundi doon sila sa mga areas na bawal sila mag-park. Pero ngayon, kita nyo naman, nandun na sila nagpa-park sa designated area. Naging organized po ang mga TODA sa Calasiao. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, 1. North Central Luzon. Nagtungo sa DOJ si Suspended Bureau Court Chief Gerald Bantag upang dumalo sa preliminary investigation ng Percy Lapid killing. Itinuturo ng otoridad si Bantag na isa sa mga utak sa pagpatay kay Lapid at hinihinalang middleman na si June Villamor, isang PDL. Sa pagpunta ni Bantag sa DOJ, pruweba raw na hindi siya nagtatago. Wala si Bantag sa itinagdang unang pagdinig ng kaso noong November 23 dahil sa maling middle name sa subpoena. Nahaharap si Bantag sa dalawang reklamang murder. Samantala, inihayag ng Igorot Warriors International ang kanilang patuloy na suporta kay Bantag at umaasang lumabas ang katotohanan pabor sa kanya. Proseso sa paglilipat ng preso mula sa piita ng pulisya patungong BJMP bumilis matapos alisin ang swab test requirement. Narito ang report. Matapos ipatupad ang voluntaryong pagsusuot na lamang ng face mask sa mga pampublikong lugar, unti-unti na ring lumuwag ang requirement sa paglipat ng preso mula sa piita ng pulisya patungo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mas bumilis umano ang proseso matapos alisin ang swab test requirement sa mga PDL na dadalhin sa BJMP. Dati kasi, matapos ma-swab test ang PDL, kailangan pang mag-antay ng 21 days na observation period sa mga PDL. Pero sa ngayon, commitment order na lang ang hinihintay kung gaano katagal yung commitment order. Yun lang po. So kung sakaling nahuli ngayon, mailabas na yung commitment order niya ng within 1 week. Pwede na nating dalhin. Pero kapalit nito ang antigen test. Hindi pa rin inaalis ang sputum test, X-ray at medical certificate. Para masigurado po natin ang kanilang kalusugan, pag-transfer po nila sa BJMP, hindi po sila makahawa kung sakali. Patuloy din ang sinasagawang voluntaryong pagbabakuna contra COVID-19 sa mga PDL. Prioridad din sila sa booster shots. Nagre-request naman po si Hete sa RHU po para po mabakunahan po yung ating mga nakakulong po doon. Wala rin umanong problema pagdating sa supply ng bakuna contra COVID-19. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mahigit sa 1,000 aso kinabitan ng dog tag sa isang bayan sa Ilocos Sur. Narito ang report. Isa sa mga dahilan ng aksidente sa kalsada ay mga paggalagalang hayop. Kaya sa Kawayan, Ilocos Sur,
nagpasa ng ordinansa na layong maprotektahan ang bawat individual at mga alagang hayop. Nakapaloob sa Kawayan Animal Protection Rights and Welfare Code of 2021, nakakabitan ng tag ang bawat alagang aso. Pero kung sakasakaling makaaksidente, kung magat man yung aso nila, responsible ng owner na ipagamot lahat ng medication, ma'am. May numero sa tag at nakarehistro ito sa Municipal Agriculture Office. Nakasaad ang pagkakakilanlan ng aso, kaya agad na matutukoy kung sino ang may-ari nito. Ano gagawin namin sa dugtag kapag namatay na ang alaga namin aso? Di ba, pag namatay yung registered na aso, dapat i-report sa amin para may process namin yung tamang proseso sa pagtatransfer ng dugtag. Pag hindi nila ni-report, ma'am, then itrinansfer nila na wala man lang paalam sa amin, may karampatang parusa pa. Sakaling nakawala at nahuli ang aso, dadalhin ito sa municipal impounding shelter. 500 pesos ang impounding fee, at kapag hindi na-claim ng may-ari, magmumulta pa ito ng 200 pesos kada araw. At kapag umabot pa ng ika-anim na araw, open for adoption na ang aso. Mas parigan at mak-accidented ang gapukin dahil yung aso, ma'am. Maamuan nga si good ma'am, no? Yung akin bagay dahil yung... Sa ngayon, higit 1,400 na aso na ang nakabitan ng tag sa bayan. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Apektado ang buong bansa ng easterlies ayon sa PAGASA. Inulan kaninang umaga ang ilang panig ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Mindoro, Bicol Region, Visayas, Caraga at Davao Region. Ngayong hapon, posible na ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, kung hindi magiging maulap o maulan sa inyong lugar, maaari nyo nang masaksihan sa kalangitan ang Geminids Meteor Shower. Pasado alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, posible itong makita ayon sa PAGASA. Nagsimula ang Geminids kahapon pero ang peak activity ay inaasahan sa December 14 kung kailan maaaring makakita ng hanggang 120 meteors o bulalakaw kada oras. Matatapos ang Geminids Meteor Shower sa December 17. Letran Knights panalo sa Game 1 sa Best of 3 ng NCAA Season 98 Men's Basketball Finals. 81-75, Tungayan's Report. Animo versus Arriba. Dumagsang fans sa Araneta Coliseum kahapon sa pag-arangkada ng Best of 3 series ng NCAA Season 98 Men's Basketball Finals. Letran Knights kontra Benilde Blazers. Wagi ang Arriba sa score na 81-75. Dikdikan ang laban at palitan ng puntos. Lumamang ang Knights sa first half pero humabol ang Blazers at nakaungos pa sa puntos. Pero hindi nagpatinag ang championship experience ng Letran upang iselyo ang panalo sa Game 1. Bumida para sa Knights si Louis Sanggalang na kumamada ng 24 points. Abangan ang second game sa susunod na linggo, alas 3 ng hapon, live sa GMA at GTV. Samantala, tinanghal na overall champion ang San Beda Red Sea Lions sa NCAA 98 Swimming Competition. Ang ibang eskwelahan, hindi man nasungkit ang kampyonato, hindi raw dapat panghinaan ng loob dahil marami sa mga naging bahagi ng National Swimming Team ay mula sa NCAA. Nagmisto lang mini concert ang awarding ceremony ng Season 98 Swimming Competition. Nakijam sa Jimmy Sparkle Singing Group na XOXO. Nagpasalamat naman ang NCAA Management Committee sa 10 member schools at sa GMA Network ang tahanan ng NCAA Season 98. Pinaghirapan to ng mga atleta eh. Nung kasagsagan ng pandemic, a lot of the athletes, lalo na mga nasa swimming, they're asking, mababalik na ba ang swimming competition? So talagang pinaghandaan siya dalawang taon, no, bago natin ulit ito nagawa. And with a close coordination between the NCAA and GMA, we were able to mount this successfully. CJ Torida, 1 North Central Luzon. 23 anyos na Pangasinense, third placer sa 2022 Civil Engineer Licensure Examination. Atin siyang kilalanin sa report. Emosyonal si Joseph Celeste, tubong Malasiki, Pangasinan, matapos maging third placer sa nakalipas na Civil Engineering Licensure Examination. Inspirasyon daw ni Joseph sa kanyang tagumpay ang pamilya na buong puso ang suporta sa kanyang kakayahan. Nagdigdig pa ko, ano ba yung motivation ko, bakit ko gagawin to. And part ng motivation ko yung family ko. Knowing kasi na kapag nag-excel ka sa 40 mo, may better chances at may better future ka.
which can really help one's family. Kasi yung mga kabatch niya na nag-review na, daw like months pa before siya mag-review, parang nagda-doubt siya na mag-review ngayon and may na lang mag-take. Pero sabi naman namin, parang kayang-kaya mo yan, ikaw pa ba kuya. Kung nag-set ka na ng goal mo, kaya mo gawin yan, kaya never doubted talaga na magta-top siya. Samantala, sa simbahang kinabibilangan ni Jezreel Troy Abiday ng Paway Ilocos Norte, ipinagdiwang ang kanyang pagkakapasa sa 2022 Philippine Nurse Licensure Examination. At hindi lang siya pumasa, kundi 7th placer pa. Inabutan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang cum laude graduate na si Jezreel Troy sa kanilang prayer meeting, kasama ang pamilya at mga kaibigan sa pananampalataya. Sa simbahang ito, lumaki at nagkaroon ng malalim na debosyon sa Panginoon ang 22 anyos na binata na panganay sa dalawang anak. Mahirap man ang preparasyon sa review at examination, na pagtagumpayan ni Jezreel Troy ang lahat sa tulong ng kanyang mga panalangin. I sacrificed a lot of time, effort, sweat, and with that, nagbunga naman po yung aking sakripisyo for the board exam. It's such a big blessing po sa aming family. It's very overwhelming sa amin talaga. We praise God dahil binigyan kami ng blessing na nakapasa ang aming anak na si Jess. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa hilaga at gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Ako si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.